Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ayan. Di ko po nakikita inyong mga ngiti kasi most of you are wearing face mask. Pero alam ko po na tayong lahat sa mata nyo po, nakikita ko na kayo po ay nagagalak sapagkat naparito po tayo para sumamba sa isang Diyos na buhay. Amen? Palakpak nga po sa ating Panginoon. Welcome to Jesus Salvation to All Men Church, Muntinlupa. Salamat po sa mga kapatid po natin, ang mga taga Sitio Sukat. Kayo din po sa mga taga Muntinlupa at sa iba't ibang lugar pa ng Pilipinas. Ayan, marami po kasi tayong kasama sa ating FB Live. Ngayon, ha, sa iba't ibang panig ng mundo ay maaabot po natin ang salita ng Diyos. Kaya salamat po sa tagapagpakilala. Hanggang ngayon, di pa sa akin pinapakilala ang kanyang magulang, ang kanyang mami. Salamat sa tagapagpakilala. At alam niyo po, talaga pong maiiyak kayo dahil pag merong nag-deliver sa inyo ng halagang 750 at wala kayong hawak na pera, mapapaiyak talaga po kayo. Kaya po nung na-frank ako, talaga pong katakot-takot. Na-nervyos ang nangyari. No po, pero kapalit naman nun ay kagalakan pagkatapos noon. Kaya surprise pala yun ng aking beloved the husband. Salamat sa Panginoon dahil ang pagpapala sa atin ng Panginoon ay hindi natin kayang sukatin. No? So, ngayon pong umaga, ating pinag-uusapan na sa buwan ng, ito yung tinatawag na month of Feb.20. Yan. Month of Feb.20 daw yan, yung month of February. At pangatlong linggo, kung hindi po ako nagkakamali, ay pinag-uusapan po natin ang ating tema na ito. Pakibalik po doon sa unang slide. Living a life outside the box. Yan po yung ating tema sa buong buwan ng February. At ang tanong ko po sa inyo, sa ating ikatlong linggo, tayo po ba ay nakalabas na sa box na ito? O nagpaplano pa lang tayong lumabas o hanggang ngayon ay nasa loob pa rin po tayo ng ating mga box. So, tingnan po natin. Kanina po, binasa na po ng ating MC, yung ating key verse na kung saan ay nandun po sa Acts. Opo. Pero bago po yun, ang lahat ng bagay po ay pinagpapasalamat natin. Meron po ako dyang formula na kung saan nawa ito'y maging nasa puso natin sa bawat araw. We should appreciate lahat ng ginagawa ng Panginoon sa atin, maganda man, malungkot man, masaya man, hindi man kagandahan, ipinagpapasalamat natin ang lahat ng bagay. Sabi po dyan, paki-flash po, 5Q, ito po, sagutin nyo, 5Q plus 5Q equals question mark. Ano pong sagot? Ano pong sagot? Yeah. Kamote Q daw. Banana Q daw. 5Q plus 5Q equals 10Q. Mathematics po yan, hindi po ako magaling sa mathematics. Pero yung 10Q, ibig sabihin po nito ay thank you. Amen. Laging ang pusong mapagpasalamat ay lubos na pinagpapala ng Panginoon. So dito sa Acts chapter 10 verses 34 to 45, ito po yung ating pag-uusapan. No? Na kung saan, di ko na po babasahin kasi napakahaba po niyan. Pero ito po ay conversation ng mga alagad na pinangungunahan po ni Peter. No? At meron po akong napansin dito sa mga following verses na kung saan, paano ba tayo makakalabas doon sa tinatawag na box na ito. Sabi sa verse 38, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power, and how He went around doing good and healing all who were under the power of the devil because God was with him. So, ipinadala po sa atin ang banal na Espiritu Santo upang ganapin natin ang mabubuting bagay at maghatid ng kagalingan sa kaluluwa ng mga maaabot ng salita ng Diyos. So, dun sa mga following verses, sinasabi dito na we are witnesses. Tayo mga yung mga nakasaksi ng kabutihan at naranasan natin mismo sa ating sarili ang kabutihan ng Diyos kung bakit tayo naririto.
And our part as spiritual disciples ng Panginoon ay ibahagi bilang mga witnesses, ay ipakalat, ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng dako. So verse 42, He commanded us to preach. Ang nasa isip natin, when you say preach, tatayo tayo dito sa pulpito para magbahagi ng salita ng Diyos. Hindi po kahit saan pong dako, kahit wala po kayong mikropono at wala po kayo dito sa pulpito, pwede po kayong mag-preach ng gospel. Magbahagi ng salita ng Diyos. Mangaral ng salita ng Diyos. And testify. Tayo meron tayong mga testimonies. Tama po? Kaya tayo naririto, marami tayong testimonies, mga patotoo na ginawa ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin. At yun ang ating itetestify, yun ang ating ipatototoo sa mga taong hindi pa naliliwanagan ng salita ng Panginoon. Yun po yung sinasabi dito, and God give us the gifts of the Holy Spirit, the fruit of the Holy Spirit, the gifts of the Holy Spirit that has been poured out even on the Gentiles. Kasi hindi po talaga tayo yung bayan ng Diyos. We are not the Israelites. We are the Gentiles. Na kung saan, hindi talaga para sa atin yung pangako ng Panginoon. Hindi para sa atin talaga kung tutuusin yung Messiah. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, dahil sa pagkapako at pagkamatay ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, nakarating sa atin ang kaligtasan. And that is free. Libre po na ibinibigay sa atin. And yan po yung essence ang isishare ko po ngayong umaga. Tayo po muna'y manalangin. Heavenly Father, great God, Almighty Father, we thank you, Lord, for this morning. Thank you for your love and for your grace that is abound us, that is strengthen us, Lord, by your word. Pagpalain mo po ang bawat isang nakikinig sa umagang ito, na sumaamin po ang pagpapala mo, ang kalakasan, ang karunungan, ang kapayapaan, na sa aming pakikinig ay lalabas kami sa box na ito na merong pagtatagumpay. Pagpalain mo ang iyong abang lingkod, pagpalain mo ang mga nanonood po sa amin, ang kasama namin sa FB Live, pagpalain mo mga kapatid po namin, ang mga magulang namin na naririto sa face-to-face service, ang iyong anointing, ang iyong kapangyarihan, ang iyong pangungusap, ang iyong kapahayagan, ang ipagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Everybody say amen. Amen. Sa ating pong panimula, meron po ako dyan picture. Ang nakalagay po dyan, sometimes, kasi yung aking pong subtopic ay stepping outside the box. At sometimes, stepping outside the box can help change the view. So kung titingnan niyo po, kung merong box, lumabas ka doon sa box, tingnan niyo po siya, anong ginagawa po doon sa picture? Siya ay lumabas sa box at tumungtong pa siya doon sa box. Ibig sabihin, kung yung box kasing tangkad mo, hindi mo makikita talaga yung sa malayuan. So ang ginawa ng babaeng ito, tumungtong siya mismo doon sa box para mas malayo at mas marami siyang makikita. So ganun po ang magiging pananaw ng bawat isa sa atin na Kristiyano, na pag lumabas ka dun sa box, tatayo ka pa dun sa labas ng box para mas makita mo yung malayuan na nahihirapan kang makita. So living outside the box is a call to action beyond the formula of thinking outside the box that typically ends without any action being taken. Ibig sabihin po, kapag ikaw ay namumuhay sa labas ng box na ito, merong call of action. Merong kang gagawin. Amen? May gagawin ka. Hindi paglabas mo, wala na, tapos na. Hahakbangan mo ito, merong kang gagawin dahil matatapos lang ang lahat ng bagay kung ikaw ay mananatiling ganyan. Patagal ka ng Kristiyano, 10 taon ka ng Kristiyano, 20 years ka ng Kristiyano, pero matatampuhin ka pa rin, magagaliting ka pa rin, naiinggit ka pa rin. Ganon pa rin yung buhay mo. Pero sabi, pag lumabas ka doon sa box na yon, you will take an action. Merong kang gagawin. Ang tanong, ano ba yung gagawin ko? Paano ba ako mag-uumpisa? O, yan yung tanong niyo po sa akin. Ngayon, isipin natin, what is in the box? Ano ba yung nasa loob ng kahon na ito? Halimbawa, hindi ka pa nakakalabas doon sa box. Ano ba yung nandun? Ito po,
Sipin niyo po, ano ba nandun sa loob ng box? Bakit pinalalabas ako? Bakit kailangan kong lumabas dun sa box? Pwede naman nandun ako sa loob ng box. Eh ano bang meron dun? What is in the box? The loneliness epidemic. Pag nandun ka sa loob ng box at mag-isa ka lang, naturalesa, malulungkot ka. No? Malulungkot ka. Loneliness, kalungkutan lang. Ang hirap kayang mag-isa. Ang hirap kaya makipag-usap sa sarili. Nung nag-pandemya, ang dami dito nakikipag-usap sa sarili. Meron po ba? Kinakausap talaga yung sarili. Hindi si Lord kinakausap. Yung sarili kinakausap. Kinakausap yung pader. Oh. Kalungkutan. Kaya pala pinalalabas kasi kalungkutan yun nandun. The darkness epidemic. Pag nandun ka sa loob ng box, yung walang makikita mo, madilim. Eh gusto niyo po ba yon? Habang buhay, buong buhay mo, madilim, malungkot. Selfishness epidemic. O, di ba? Pag nasa loob ka ng box, wala kang iba naiisip, kundi sarili mo. Paano mo papaganda yung sarili mo? Paano ka magpapasexy? Paano ka yayaman? Paano ko magtatagumpay? Paano ko... Sana all sexy. Ba? Sana, yun ang iisipin mo eh. Yung sarili mo na lang, sarili mo iisipin mo. Kasi wala kang ibang makikita kundi ikaw. Limited perspective. Wala kang ibang iisipin kundi papahinga ka lang doon sa loob ng box. Matutulog ka lang, kakain ka lang. Wala ka ng ibang iisipin. Limitado yung perspective mo, yung pananaw mo. Kasi wala kang ibang makikita kundi madilim. Pader ng box ang makikita mo. So, mamamatay yung essence ng goal. Mamamatay yung essence ng plano. Mamamatay yung isip ng pangarap. Kasi yung nandun ka lang sa box eh. Wala kang pwedeng gawin at gamitin para magtagumpay ka. Limited perspective. And the last one is feeling breathless. Kapag nasa loob ka ng box, tapos nakamask ka pa, tapos ang face shield ka pa, ewan ko lang kung hindi ka makahinga. Diba? Hirap ka huminga pag nandun ka sa box. Sabi ko nga, literal kayang gawin natin yun. No, literal kayang isa sa atin, halimbawa ito si Daybreak na mabait, may kasunod talaga, di ba? Si Daybreak na mabait, kumuha tayo ng box, ilagay natin sa isang box na malaki, isealed natin. Baka kinabukasan, wala na to. Di po ba? So, ibig sabihin, kaya ka pinalalabas dun sa loob ng box kasi ito eh, may loneliness, may darkness, may selfishness, limited yung perspective mo at maaaring ikaw ay mautas. Kaya ka pinalalabas. Ngayon, ano ang gagawin mo para makalabas? I want you to read the parable of the Good Samaritan. Nabanggit na to ni Pastor. Padadaanan ko po ulit. Ito po yung parable of the Good Samaritan. Babasahin ko po sa Luke chapter 10, verse 25 to 37. On one occasion, an expert in the law stood up to test Jesus. Ito yun eh, may mga magagaling sa kaalaman, sa karunungan, ititest nila si Jesus. Kung gaano kagaling at karuno ang Panginoong susumagot. Sabi nila, "Teacher," he asked, "what must I do inherit the eternal life?" Maaring ito'y tanong nyo rin po, paano ba ako maliligtas? Paano ba ako pupunta sa langit? Paano ba ako magiging banal? Naalala kayong isang post si Ate Buena. Ako nagbabasa po kayo ng mga post natin sa ating JSM page. Ito po na i-post niyo po ito ni Ate Buena na gusto mong pumunta ng langit. Diba? Kaya tayo gusto natin pumunta ng langit. Pero hindi tayo makapunta sa church. Hello po? Kaya tayo gusto natin pumunta sa langit. Amen! Pero minsan, nagdadalawang isip tayong pumunta sa church. Nakakalungkot, di po ba? Pero gustong-gusto natin makapunta sa langit, maligtas. Pero hindi tayo makadalo ng Friday devotional, online na nga. Ng care group ng ladies, online na nga. Hindi ka naaalis doon sa pwesto mo, hindi ka na mamamasahe. O ba, ilog mo na lang yung papamasahe mo. Hindi ka pa makakasagap ng virus. Ayun eh. Gustong-gusto natin maligtas. Gustong-gusto natin punta ng langit. Pero, nagdadalawang isip tayo na pumunta sa gawain ng Panginoon.
Sabi, what is written in the law? He replied, how do you read it? He answered, ang sabi, ito daw yung paraan para maligtas ka. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength and with all your mind and love your neighbor as yourself. Hindi nga natin nagawa yung sampung utos sa Exodus. Tama po, madami eh, 10 eh. Ito, pinadali, dalawa, hindi pa rin magawa. Ano pong sabi? Ang sagot ng Panginoong Jesus, mamahalin mo siya ng buong puso. Puso lang po ba? Puso lang po ba binanggit? Ang sabi, with all your heart, soul, strength, mind. Oh, yun po ang binanggit eh. At may kasunod pa, love your neighbor, yung katabi mo, yung nasa katabi mo, sa kaliwa mo, sa likod mo. Kagaya ng pagmamahal mo sa sarili mo, kung paano mo, minamahal, ayaw mong masaktan yung sarili mo, nilalagyan mo pa ng lotion, pinapabanguhan mo pa, gumagamit ka ng likas papaya para pumuti ka. Diba, mahal na mahal natin yung sarili natin, gumagamit tayo ng cream para maging beautiful tayo. Oh, ganun natin kamahal, ayaw natin magugutong yung sarili natin. Ganon din yung pinagagawa sa atin ng Panginoon. Kagaya ng pinagawa mo sa sarili mo. You have answered correctly, Jesus replied. Do this and you will live. Oh, but he wanted to justify himself, so he asked Jesus, and who is my neighbor? Oh, tatanungin niyo, sino ba? Sabi, love your neighbor as yourself. Sino ba yung mga neighbor mo? Hindi yung kapitbahay, yung kalapit ng bahay mo, hindi lang yun. Kung ikaw ay nasa trabaho, yung katrabaho mo, alam na ba nung katrabaho mo na born again ka? Hindi naman kailangan sa'yo, ay, born again ako. Hoy! Sis, born again ako. Hindi naman kailangan ganun eh. Diba? Sa school namin ako ganun, hindi ko sinasabi na born again ako, pero sila mismo nagsasabi, born again daw ako. Ma'am, born again ka po. Katulad na isang parent ko, nag-distribute kami ng modules. Sabi niya, ma'am, may sasabihin po ako sa inyo. Lalaki po yun na parent. Sabi niya sa akin, ma'am, born again po ba kayo? Sabi niya, kasi parang pastora po kayo. Sabi sa akin ganyan. Ay, kayo, oh po. Sabi ko, bakit niya po nasabi? Eh, hindi ko naman sinasabi kasi iba naman kasi yung sa church at iba naman yung doon sa school. Nagtanong siya sa akin, personally. Ay ko, kala ko kung ano gagawin, kala ko mangungutang eh. Kasi mukhang seryosong itatanong eh. Sabi niya, born again po. Ay, kayo, bakit niyo po nasabi? Kasi iba po kayong makitungo sa aming mga parents kaysa doon sa ibang teacher. Kasi yung iba kasi, hindi ko nila lahat. Eh, hindi pa nga nakakaupo yung parent, hindi pa nga nakakarating doon sa harapan. Oh, ba't hindi kayo nagpasa ngayon? Ano na gan? Nag-chat po ako, hindi po kayo nagre-reply. Hindi niyo po ako sinisin sa GC. Oh, mainit ang ulo. Mainit ang ulo. Diba? Kahit di mo sabihin eh, malalaman at malalaman nila. Pag Friday po, lagi po kami ngayon po kasi, dahil level 2 na, halos face to face na po ang pasok namin. Monday to Friday, may Saturday, Sunday pa nga yan. Minsan, pag pinare-report po kami, ngayon po, ganun na po kami. Pag Friday po, meron kami tinatawag na meeting kumustahan. At pag meeting kumustahan, meron pong tinatawag kami spiritual feeding. Kasi gusto ng principal namin binabalance. Academic at meron ding spiritual. Emotional feeding, spiritual feeding. At natutuwa naman ako dahil lagi ako yung mini-message, ma'am, pwede po ba kayo mag-share? So every time na meron kaming kumustahan, lagi po akong tinatawagan, ma'am, baka pwede po kayong mag-share. At doon po may pagkakataon ako na magbahagi sa kanila ng salita ng Diyos sa kahit iba-iba yung kanilang relihiyon. Iba-iba po sila ng relihiyon. Kaya po ingat na ingat ako sa pagbabanggit ng mga bagay-bagay kasi ang dami po sa amin na iba't iba ang relihiyon namin. So nung Friday po ganun, nag-share ako sa kanila ng salita ng Diyos na kailangan balanse yung salita ng Diyos na ibabahagi mo sa kanila. So ito po yun, yung Good Samaritan, iisa-isahin po natin ito. Tatlo lang po ito, about the
parable of the Good Samaritan. Ano po ang ipinapahiwatig ng mga verses na ito, ng story na ito? Number one, see likenessness. Ano po ibig sabihin ng likenessness? Doon sa Luke na binasa po natin about the Good Samaritan, see the likenessness. Sino po yung dapat makakita nun? Pag lumabas ka doon sa loob ng box, sino yung dapat makakita nun? Ikaw na lumabas doon sa box, ano yung dapat mong makita? The likenessness, the similarities, and not the differences. Hindi mo dapat makita yung pagkakaiba mo sa yung kapatid sa Panginoon. Ano ang naging common sa atin bilang isang Kristiyano? We see similarities rather than differences when we see people instead of groups. So kagaya ng JSMC family, meron tayong Bukal, meron tayong Maragondon, meron tayong Quezon, meron tayong Sitio, meron tayong Muntinlupa. Hindi natin na sinasabi na we are under the religious group lang. Na tayo lang yung maliligtas. Sumapi kayo sa amin, maliligtas kayo. Hindi po yun ang sinasabi. Di po ba? Ang sinasabi, anong similarities natin? When we start at the fundamental similarities that binds all of humanity together. Ano pong ibig sabihin? We are people who God loves. Yun ang similarities natin. Tayong lahat ay mahal ng Diyos. Ano man ang ating pinagdaanan, ano man ang ating pinagmulan, nagkamali ka man, nagkasala ka man, naka-absent ka man sa church ng 2 taon, hindi doon naka-absent ng 2 taon. 2 taon, di nakakapagsimba simula noon ng pandemic. Hindi nakapag-church. 2 taon. Hallelujah. Nakaya mo yung sis, Brad. Nakaya mo? 2 taon, di ka nakasimba, di ka nakasamba. We are people whom God loves. Minahal ka ng Diyos sa ano ka man. Mataba ka man, aray. Payat ka man. Tabi-tabi mo. Diba? Hindi ka man kaputian, hindi man nakatikwas yung iyong pilik mata. Ewan ba kung bakit yung pilik mata na yan ay pinag-uubusan ng oras, pati kilay. Hindi ikaw yan, anak. Wala yun dito. Diba? Minahal ka ng Diyos kung ano man, ikaw. Lala. Basta ikaw ay naririto, sumasamba ka sa Panginoon, totoo yung iyong pagsamba. Yun yung similarities natin. And the second one is, we are people who have sinned and who are in need of a Savior. Na walang ibang tagapagligtas ang tao. Ngayon, nag-uumpisa na ang kampanya ng eleksyon. Marami na nag-aaway. Marami na nagbabangayan face-to-face, FB, mainit na ulo. Diba? Nag-aaway-aaway na, nagtatalo-talo na kung sino ang magaling. At marami nagsasabi, boto mo si ganito, si Pula, si Dilaw, si Rosas, iboto mo si Verde. At ito makakapag-ahon sa bansang Pilipinas. Kami po, binabaan ng memo. Alam yan ni Sir. Diyan ba si Kuya Jasmar? Si Sir Jasmar? Sir Jasmar, pakitaas ang kamay mo. Yan. Alam yan ni Kuya Jasmar. Kasi ang election po natin, May 9. At kami po, bilang government public teacher, binabaan kami ng memo, bawal na bawal kami na mag-post, makisali sa lahat ng ano kasi kami po ang hahawak ng eleksyon. Magsiseminar po ulit kami yan, taon-taon. So kung mapapansin nyo, hindi ko kayo pwedeng i-influence, iboto mo si ganito, iboto mo si ganito. Wala po kayo marinig sa akin yan. At pag nag-uusap kayo, hindi po ako makisali kasi yan po ay may binabaan po kami ng memorandum. Bawal po kami yan. Pag oras sa eleksyon, may pulis na po kaming kasama niyan. Sir Jasmar, kayo po ba iuupo sa eleksyon? O, yun.
Oh, alam yan ni Sir Jasmine. So, bakit ko po binabanggit? Kasi ang tao, ang tingin, ang focus doon. E po ba? Kasi ganito ang makakapagpaunlad ng Pilipinas. Si ganito ang makakapagwala ng korupsyon. Hello? Itong taong ito, siya ang makakapagpahinto ng korupsyon at ng illegal drugs sa bansa. Hello? Parang I doubt. Kasi ang salita ng Diyos, hindi mapapabulaanan. Anong sinasabi? Lahat ng tao makasalanan eh. Ako at ikaw makasalanan. At iisa lang ang kailangan mo. You are in need of a Savior. Kaya nga, anong magagawa natin sa mga taong ito na tumatakbo? Para maging presidente, vice-presidente at senators, wala tayong ibang gagawin kundi lumuhod at manalangin sino ang tamang tao na iboboto ng tao. What is in your heart? Ako meron na, pero hindi ko sasabihin sa inyo. Secret yun. Diba? Savior, we need a Savior. Yun yung kapare-pareho natin. See likelessness, you are loved by God. And, ano sabi po, we are in need of a Savior. Kasi limitado ang magagawa mo. Limitado, kahit na siya'y napakayaman, kahit na siya'y napakagaling. Eh kung napanood nyo nga po yung interview ni Jessica Soho, di ba? Malalaman nyo na kung sino ang karapat-dapat. Alam nyo na agad. At kung manonood kayo ng mga debate, manonood kayo ng mga ano, alam nyo po, pakinggan nyo po, hindi lang sa galing sumagot. Tingnan nyo po kung ano ang laman ng puso niya. Madi-discern nyo po yun, kung ano ang laman ng puso ng taong ito. Kung siya ang magiging presidente ng Pilipinas. Kaya iboto nyo ho ako sa darating na. Tsak po, hindi mabibilang ang boto nyo. Kasi hindi po ako kakandidato. Okay, number 2. Doon sa binasa po natin sa Good Samaritan, see the needs. Una po, see likelessness. Pangalawa po, see the needs. Tatlo lang po yan. Ano yung kailangan ng taong ito? Meron pong tatlong tao na binanggit dito sa story ng The Good Samaritan. A priest, having been doing down same road, when he saw the man, he passed by on the other side. Nung nakita niya yung tao na binugbo, ninalakawan, pinahirapan, anong ginawa nitong priest na ito? Siya ay dumaan sa kabilang daan. So umiwas itong priest na ito. Pangalawa, a Levite. A Levite, when he came to the place and saw him, passed by on the other side. Si priest dito. Si Levite dito. Umiwas silang dalawa. At alam niyo po, yung dalawang taong ito, the Levite and the priest, they have the capability, the capacity to help people. Pero, dito sa verse 33, but a Samaritan, as he traveled, came where the man was, and when he saw him, he took pity on him. Sabi nung nakita nung Samaritan, yung lalaki na nakahandusay na, alam niyo po, nearly to death, binanggit po dito sa verse, kung babasahin niyo sa Tagalog, nearly to death, nag-aagaw buhay na tong tao na to. At anong sabi sa verse 33? Nahabag, naawa yung Samaritan. Pero natapos lang ba doon? Misang ganun tayo, nakakaawa naman siya. Wala siyang makain, nakakaawa. Hanggang awa. Hindi po yun masama. Pero kung nag-stop ka lang doon sa naawa ka, at pagkatapos ay wala ka ng ginawa, katulad ganitong priest and Levi, umiwas! Yung dalawa, pero may kakayanang tumulong at may kakayanang para merong gawin, pero hindi ginawa. Samantalang itong Samaritan, siya ay nahabag, at anong kanyang ginawa? He went to him and bandaged his wound. Binigyan niya ng first aid. Kung iisipin niyo, saan kaya siya kumuha ng ipang... Kung may sugat yon, kung may dugo yon,
kung nabalian niyo kasi binugbog eh. And nearly to death na itong taong ito. Sa palagay niyo, ano kayong ginawa nung Samaritan? Sige po. Ano kaya ginawa niya? Oh, may mga, pwede may mga dala siya. Pero kung ikaw magdadrive ng malayo, hindi ka magdadala ng marami. Yung damit. Very good answer. Diba? Isasacrifice mo yung suot mo, pupunitin, pinunit sa palagay ko, sinira niya yung suot niya para yung bandage doon sa taong yun na hindi naman niya kaano-ano. Na hindi niya kilala. Agaano kalaki ang puso ng taong ito? Sabi ko nga nung binabasa ko to, alam niya po, naiiyak yung puso ko kasi sabi ko, ganito ba ako, Lord? May puso ba akong ganito? Na kaya kong ibigay yung wala na ako, ibibigay ko pa, itutulong ko pa sa kanya. Diba? Kinuha niya yung, siguro pinunit niya yung suot niya at ibinandage niya doon sa taong ito. At ano ang kanyang ginawa pa? Hindi lang basta siya naawa, binigyan niya ng first aid, nilagyan niya ng bandage yung wound, at ano sabi? Pouring on oil and wine. Bakit niya pa po yung ginawa? Pwede namang yung oil eh, magagamit niya pa yun sa travel niya para sa sarili niya. Diba? Kasi noon, wala namang 7-Eleven eh, wala namang mini-stop eh, na pag naubusan ka sa baon mo, pwede ka mag-stop over eh. Diba? Wala eh, kaya ka nagbaon para sa sarili mo yun. Pero ang ginawa niya, pinour out niya yung oil at yung wine. Alam niyo po ba ang magagawa ng oil nito para maampat yung pagdurugo ng sugat ng lalaki? At gaano kalaki ang puso ng Samaritan na ito para gawin yun sa taong yun? Sabi ko, ang galing! At kung tutularan natin ito, mararamdaman natin, sa totoo lang po, mararamdaman yung tunay pala kung matured na Kristiyano. Pag nagawa mo ito, masasabi mo sa sarili mo, aba, malago na ako sa Panginoon kasi nagawa ko po. Kasi yun ang purpose nito. Ipakita sa atin na yung habag mo, hindi hanggang doon lang yun. Oh, meron ka pang gagawin para maipagkaloob sa kanya. Number three. Ang bilis ko po. Number three. Pay the cost. Tinan niyo po, naawa yung Good Samaritan. Nagbigay siya ng first aid, binandage niya, binuhusan niya ng oil, nilinis niya yung sugat. Hindi niya pinabayaan yung lalaki. At, ito pa po nakakagulat. Hindi kayo, kung magulat kayo, paano po ba na? Magugulat kayo. Magugulat kayo sa ginawa ng Samaritan na ito. Verse 35. The next day, he took out 2 denarii and gave them to the innkeeper. Ayan, babalikan ko muna yung verse 34, letter B. Then he put the man in his own donkey. Yan ha, pagkabuhos niya ng oil, pagkabuhos niya ng wine, nilinis niya yung sugat, ang ginawa ng Good Samaritan na ito, isinakay niya dun sa donkey niya. At ano pong ginawa niya? I-picturize niyo po, imagine niyo po. Brought him to an inn and took care of him. Ano pong ginawa niya? Para mas madali nating maintindihan, dinala niya po sa pagamutan. Diba? Binigyan niya na ng first aid, binigay na niya yung baon niya, dinala pa niya dun sa inn. At ito ang nakakagulat. Di po ba iniwanan niya dun sa inn? Anong sabi nung Good Samaritan? The next day, he took out 2 denarii and gave them to the innkeeper para alagaan doon sa pagamutan na yun. At ano sabi niya? Nagulat talaga ako. Para pagbalik niya, babalikan pa po niya. Di ba pag tayo tumulong, di ba, nakapagbigay na tayo, okay na. Di ba, ganun tayo? Hands up na ako sa'yo, sugo na ako sa'yo, tama na, nabigyan na kita, that's enough. Pero ang galing nito, Samaritan na to, dinala na niya sa ospital, pero ang sabi niya, look after him, alagaan niyo siya, pagalingin niyo siya, and when I return,
Ibig sabihin, babalikan pa niya para siguraduhin na magaling na at buhay ang lalaking ito. Amen. Palakpakan niyo ang Panginoon. Sa makita niyo, mga kapatid, mga magulang, binalikan pa niya, may pangako pa siyang babalikan niya. Pay the cost. Ibig sabihin, yung kanyang pagtulong is, lumagpas pa doon sa pamantayan ng pagtulong. Kasi pay the cost. Ibig sabihin, meron pa siyang inilabas. Oh, diba? Meron pa siyang inilabas na denari. Ko alam kung magkano yun. Yung kanyang iniwan na pera para alagaan yung lalaking yun. Ay grabe talaga ang pagmamahal ng taong ito sa kanyang kapwa. Kasi sabi kanina, para ikaw ay makalabas doon sa box, love the Lord your God. And the second one is love yourself. Eh, totoo naman po minsan, di ba? Parang po ba, I love you Lord, I love you Lord, 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 I love you Lord. Napupuspos ka, nagtatangs ka, lahat-lahat na. Pero na, pag naalala mo yung kapitbahay mo, yung kapatid mo, yung kamag-anak mo, yung sister mo, yung brother mo na nagkamali sa'yo, nawala na yung pagsamba. Which of these three, ito yung final na sinabi, which of these three do you think was a neighbor to the man who fell into the hands of the robber? Sino sa kanila ang tunay na may pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kanyang kapwa? Nandun na rin ho ang sagot. Verse 37. The expert in the law replied. Kata nyo ha? The expert law replied, the one who had mercy on him. Sino ang dakila do sa tatlo at naging mabuti sa harapan ng Diyos? Yung bang Levite, yung priest, o yung Samaritan? Sige po, sagutin nyo po. Sino sa kanilang tatlo ang sa palagay nyo? The Good Samaritan. Ang tanong, if you are the Good Samaritan, nagawa mo na ba o kaya mo pang higitan ang ginawa ng Samaritan na ito? May isa pong related na story from the book of Genesis, yung story ni Joseph. Pero bago ko po yun i-share sa inyo, the Good Samaritan was willing not only to act. Yung Good Samaritan daw, hindi niya lang gustong tumulong, but also to take on the cost of meeting his neighbor's need. Ano ba ang tunay na kailangan ng taong binugbog? Christian are good at praying. Diba? Pag nakita mo yung kapatid mo, may problema, may pagsubok, may pangailangan, oh sister, huwag ka mag-alala, ipag-pray kita. Baga na lagi natin sagot? Wala daw silang umagahan, tanghalian, hapunan. Ay, ipag-pray kita sis, huwag ka mag-alala. The Lord will provide, amen. Pero, sabi ni Lord, ikaw yung gagamitin para ma-provide sa Kanya. Di mo ba? Pinagpe-pray mo siya pero meron kang tinapay para ibigay mo sa kanya. Hello? Yun ang nakakalungkot eh. Diba lahat ng bagay? Maganda naman yung prayerful ka kasi yun naman talaga ang ginagawa ng maraming Kristiyano. Pero sa pagkakataong ito, gusto ng Panginoon lumabas ka sa kahon. You act. Show your love. Ipakita mo sa gawa yung iyong pagmamahal. Ha? Di ba? Kaya nga, minsan natatawa ako, sabi ko, pag sinabi ni Ate Ma, ay, pakishare po ng live, pakishare po ng live. Di mo ba? Sinishare ko naman yung live, kaya lang, pag hindi oras ng trabaho ko, 85, baka mahuli ako, nagmamay. Kasi nakamonitor po kasi kami sa school. Ito si Ma'am Valenzuela, oh. Oh, multitasking. May online seminar, tapos naka-share ng ano, online selling.
Oh, di pagka, ano eh, sinishare ko naman kaya lang pag hindi oras ng trabaho. Diba? Kasi yun ang magagawa ko para sa kanya. Gusto ko siya matulungan. Hindi naman yung tulong na finances na ibibigay mo sa ano yung nakikita mo may tulong mo sa kapatid mo sa Panginoon. Kasi, ganito po yun mga kapatid. Kung ang pananampalataya para sa sarili mo lang, ikaw lang, isipin mo yung mga kasama mo, masaya ka ba na yung kasama mo dito, yung kapatid mo sa Panginoon, eh, lugmok sa problema. Eh, hindi makangiti at hindi makapunta sa church dahil ang daming problema. Di po ba? Eh, may bahagi kayo, are accountable, para siya ay lumakas. Hindi mo alam na ikaw pala yung makakapagpalakas sa kanya. Yun po yun eh. Christians are good in praying. Praying is a powerful tool. Amen. A source of to transform the world. But, kapag ang prayer na ito na ginagawa mo ay hindi mo sinasamahan na action. Ano pong sabi? Pananampalatayang walang kalakip na gawa ay kayo po sumagot, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Kaya kung pray ka ng pray, ng pray, ng pray sa bahay mo't wala ka namang ginagawa kundi mag-pray lang at hindi mo naman ini-act yung salita ng Diyos, it is in vain, useless. Sometimes say that we will pray for someone when we either don't want to get involved and we don't want to pay the price. Minsan ganun eh, di ba? Ay, pag-pray na lang kita, sis. Pero ang totoo nun, ayaw mo lang mag-involve sa kanya. Ayaw mo lang to pay the price. Kasi safe ka na dun eh. Pag wala nang laban dun eh. Pag sinabi pagpe-pray kita, wala nang laban yun eh. Kasi si Lord na ang kikilos dun eh, ang gagawa dun. Pero dun sa tugon ng Diyos, dun sa pinag-pray mo, ikaw pala yung gagamitin. Oh, nag-pray ka. O sinabi ng Lord, ikaw yung gagamitin ko para sa kanya. Ayun yung Good Samaritan. Hindi siya nagdalawang isip na tulungan. Diba minsan, ito nakakatuwa. Diba minsan pa may problema si sister, say, lalo na pag close ka sa kanya, tapos sa conversation niyo, parang tipong, ayan na, naglalabas na ng mga ano, ng mga kwento ng ano, ng buhay-buhay, ng mga kabiguan, ng mga, pag na, naglilid na dun sa medyo parang uutang na, medyo parang, sis, bye, God bless. Diba? Paiwas na eh. Huwag yun naman pong iwasan yung mangungutang. Kasi pwede naman, hindi mo iiwasan eh. Pwede mo naman sabihin, ay sis, pag ipag-pray mo na may blessing tayo. O hindi naman pwede, hindi naman homo ganun eh. Pera agad ang kailangan niya eh. O kagaya nga nung kay Ate Mai, para i-bless siya, sinishare ko yung kanyang live. Oh, inihahard ko yun. Ako, walang tigil na kahahard yun. Puro heart, puro thumbs up. Talaga namang, oh, walang mind yun. Nakakatuwa pa po dito. Nag-live po siya. Kikwento ko lang po ha, kasi nakakatuwa talaga. Nag-live po siya dito. Puro mind. Tapos yung mind free, nag-mind free ako. Tapos meron ang dami ng bully sa kasi wala nga, naalala ko, wala nga po lang ako na mind. Bakit ako nag-mind free? Eh di po ba, ang policy nun, pag ma-mind free ka lang, pag meron kang na mind, eh wala ako na mind, nag-mind free ako. Pero binigay pa rin naman sa akin. Oh, hiyang-hiya ako nun sa sarili ko, sa totoo lang, hiyang-hiya ako. Di ba ganun din tayo kay Lord? Lord, mind, may ginawa ka na ba? Oh, lumabas ka na ba dun sa box mo? Baka Lord, mind ka eh. Hindi ka pa nga nagmamind ang gagawin para kay Lord. Diba? Ako na-realize ko yun. Oo nga ba? Bakit nga ba ako nag-mind free? Hindi naman ako nag-mind. Iyang-iya ako. Buti na lang ka mag-anak ko. Kung hindi, naku, nag-alit sa akin yung nagla-live. O si Balizuela, nagmamind, wala naman. Nagmamind free. Pa, nakakahiya. Kahit kay Lord, ganun tayo eh. Diba, hingi ka ng hingi kay Lord, Lord, gusto ko to, Lord, gusto ko to, Lord, bigay mo sa akin to, Lord, ganito. May ginawa ka na ba para i-bless ka ni Lord? Binigyan mo ba ang Diyos ng dahilan para pagpalain ka niya? Eh kung
lagi kang nagmamay ng gagawin para kay Lord, sasabihin sa'yo ni Lord, yours! Di ba ganon? Parang live selling na tayo dito. Yours na po. Sasabihin sa'yo ni Lord, yours na! Pastora Rochelle, yours na yung prayer mo! Amen! May pinagpe-pray ka. Sino dito may pinagpe-pray? Amen! Sabi mo kay Lord, mine na Lord! Sabi naman ni Lord, yours na! Magla-live selling na rin ho ako. Eh, ganun eh. Diba yun yung nakikita natin sa mundo, pero bakit dalhin natin din kay Lord? Oh, dalhin din natin kasi yun ang sabi eh. Listen to your co-workers. Be, involve yourselves in volunteer activities. Eh, dito tayo natatakot eh. Sino dito magbo-volunteer, magbibigay ng para sa mission? Para yung task. Diba? Sino magbibigay sa... Hirap na hirap. Hirap na hirap itaas ang kamay eh. Sino yung magbibigay para doon sa kapatid natin na namatayan? Sino magbibigay para sa adapatay? Ayaw natin yung volunteer. Ayaw natin yung nagbo-volunteer. Ang sabi, kung gusto mo makalabas ka dun sa box, involve yourselves in volunteer activities of the church. Pero tutuwa ako pagdating ko kanina na late kami, ang dami nag-support sa ating harana activities. Diba? Yun ang masaya sa puso. Na, pero pag meron tayong mga ganyan, nandyan tayo, sumusuporta tayo sa gawain ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi ka nagpapakulong doon sa box. Ay, doon na lang ako sa bahay. Meron namang FB Live. Nung kasagsagan ng pandemic, siguro, honor ni Lord yun. Honor ni Lord yun. Kasi sumusunod tayo sa batas, di po ba? Now, bawal lumabas! Lalo na yung... Di ba? Mga bata, mga senior, bawal lumabas. Sumusunod naman tayo. Absuelto tayo doon. Pero ngayon, na maaari na tayong lumabas, labas na tayo sa box. Diba? 2 taon tayong nga box, nasa loob ng box tayo, pandemic eh. Pero ngayon, lalabas na tayong lahat sa box. When we are an expression of the community that we are so desperately need to have in our lives. Express it. Dito po ako magtatapos sa story ni Joseph. Sino po nakabasa na ng story ni Joseph? The Joseph the Dreamer. Amen. So, as summarized po, si Joseph the Dreamer was rejected by his 10 brothers. Sila po ay 12 na magkakapatid. Intruhan ko lang po ha. Si Joseph ay 12 na magkakapatid at 11 po yung lalaki at isa lang po ang kanyang kapatid na babae na anak sa iba't ibang asawa, 3 asawa ni tatay niya si Jacob. At doon sa 11 na brothers ni aten na brothers ni Joseph, lahat po yun ay inggit na inggit kay Joseph. Isipin niyo po, lahat ng kapatid niya, 2 lang ang hindi na inggit sa kanya, yung babae at saka yung si Benjamin. Yung 10 na kapatid niya, inggit na inggit sa kanya. At siya po ay pinagplanuhang ipatayin. Pero hindi nila yun basta magawa dahil si Joseph po, mahal na mahal ng kanyang ama. Si Benjamin at saka si Joseph. So, pinagplanuhan po nila, they throw him into a pit. Siya po ay inihulog doon sa hukay. Yung po ang una nilang ginawa. Gusto ko lang po makita niyo yung pattern, ha? Pagkasunod po noon, they sold him as a slave to some traders. Ipinagbili siya or ipinagpalit. Kasi uso po ng barter, di ba? Yung pinagpapalit. So,
kung sa madaling salita, pinagpalit o pinagbili si Joseph bilang alipin sa mga ngalakal. At nung pauwi na sila, they pretended that Jesus had been killed by a wild animals. So itong 10, nainggit na sila, nagsinungaling pa sila, na sinabi nila na pinatay nila pa ng wild animals itong si Joseph. So umuwi sa kansila itong 10 brothers na ito, halos lahat, ano, nainggit na sa 10 yun, ha? Na nainggit. And Joseph was, dahil nga po ipinagbili si Joseph, siya po ay napunta doon sa Egypt. Ha? Sa Egypt, dinala po siya doon, nakabili sa kanya. So parang ang nangyari, pinagpasapasaan si Joseph. Ha? At nung nandun na po siya sa Egypt, nagkaroon na po the life of Joseph turned upside down. Napakalaking pagbabago po ang nangyari. He was brought to Egypt and sold as a slave, but he got a good position and he was appointed him as ruler over the Egypt to gather as much grain. At alam niyo po ganito, doon dinala na po siya sa Egypt, binenta siya doon sa Egypt, siya po ay binigyan ng napakagandang posisyon ng hari. Bakit po? Sapagkat si Joseph ay binigyan ng kaloob ng Diyos na makapagpaliwanag ng panaginip. Kaya natuwa yung hari sa kanya at siya ay binigyan ng posisyon and he was appointed the ruler of to gather the grain. Ano po yun? Tagapagbantay ng parang bodega ng pagkain. Warehouse. O diba? Ang galing, di po ba? Kung ikaw ay papamahalain ng isang SM, edi wow. Di po ba? Pinamahala si Joseph ng bodega ng pagkain. Alam niyo po kung bakit? Kasi alam ng Panginoon na darating ang tagutom sa lugar ng mga kapatid ni Joseph. At walang ibang pupuntahan ang pamilya ni Joseph kundi sa Egypt. Tingnan niyo po yung pattern. Minsan hindi natin maintindihan, maunawaan kung bakit nangyayari ang mga difficult times at pagsubok sa buhay natin. Pero hindi natin alam, yun ay inililid ng Diyos para makita mo kung paano kikilos ang kamay ng Diyos. So, Joseph could have used the chance to take revenge for the evil they did done to him, but he didn't. Di po ba? Nung dandodo na, pag binasa niyo po yan, maiiyak po talaga kayo. Alam niyo po kung bakit? Yung time na pumunta yung mga kapatid, kasi gutom na sila, wala na sila makain, pumunta sa Egypt yung 10 kapatid ni Joseph at humarap sila kay Joseph. Si Joseph hindi nila nakilala. Kasi gumwapo si Joseph. Hindi nila nakilala, pero si Joseph, kilala niya yung mga kapatid niya na humarap sa kanya para humingi ng pagkain. Pumunta yung mga kapatid niya doon sa Egypt. At alam niyo po, tinest pa nga ni Joseph yung mga kapatid niya. At every time na humaharap yung mga kapatid niya, tumatalikod si Joseph at umiiyak si Joseph. Nung binabasa ko po ito, sabi ko, chance na pa ni Joseph para gumante doon sa mga kapatid niya. Pwede na siyang mag-revenge. Pinenta niyo ako, hinulog niyo ako. Halos mamatay ako, pinagpalit niyo ako, pinabayaan niyo ako. Nandito kayo, tas hihingi kayo sa akin. Di po ba pwedeng sabihin niyo ni Joseph? Pero dahil sa ginawa ng Diyos, sa buhay ni Joseph, anong sabi niya? I will forgive you wholeheartedly. Kung binabasa ko po ito, umiyak ako kasi sabi ko, ganito ba ang puso ng isang Kristiyano? May puso ba tayong ganito bilang isang Kristiyano
na kahit na ginawan tayo, pinagsalitaan tayo, niloko tayo, sinaktan tayo, dinudulutan tayo, lalo na yung mga magulang dito, na minsan yung mga anak natin, nagdudulot ng kapighatian sa kalooban natin bilang isang magulang. Pero dahil doon sa pagmamahal ng Diyos na ito, we will forgive them wholeheartedly. At yan po yung essence sa iyo, baka hindi ka pa lumalabas doon sa box mo, na hindi ka nagpapatawad, hindi ka nakakalimot. Lumabas ka na dyan, kapatid. Minsan ganun eh, pag meron taong nakagawa sa atin ng masama, na nauungkat pa natin, pati date, pati oras. Diba? Noong 2004, February yun, 28, alas 9 ng umaga. Diba, alam mo pa yung oras, yung araw, para isumbat lang dun sa tao? And that is the moral lesson of the story. Bakit ibinigay ito? Itong story na ito ni Joseph para isabihin sa atin na gaano man kapait, kahirap, na umantong sa kamatayan, ang ginawa sa iyo ng kapatid mo, kamag-anak mo, asawa mo, o ano pa man, iisa lang ang bottom line nito, forgive. Magpatawad ka, kalimutan mo. Kasi hindi ka makakalabas doon sa box na yon hanggat nananatili ka doon. Yung inggit, yung galit, yung sama ng loob, hanggat nandoon sa heart natin, hindi po tayo makakalaya, mga kapatid. Ang sabi po dyan, iiwanan ko po sa inyo, people have many questions such as, how can I get to heaven? Marahil ito po ang tanong ninyo, totoo bang may langit? How do I achieve my goals? Maabot ko ba yung pangarap ko? Magagawa ko ba ito? How can I be all that I can be? Gusto kong maging mabuti, gusto kong maging banal, pero hindi ko magawa. Paano ko ba ito gagawin? Ito po, iiwanan ko po sa inyo ang isang quotation. Pakinggan niyo pong mga mabuti. When God sees you doing your part, developing what He has given you, and then He will do His part and open doors that no man can shut. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo sa umaga nito. Sabi po dyan, kapag nakita ng Diyos na ginawa mo ang bahagi mo at pinagbuti mo ang ipinagkaloob niya sa iyo, gagawin ng Diyos ang kanyang bahagi. Bubuksan niya ang pintuan na kahit sino man ay walang makapagsasara. Tingnan natin ang buhay ng Good Samaritan. Tingnan po natin ang buhay na pinagdaanan ni Joseph. But in spite of every difficulties and circumstances that comes to Joseph's life, nanatili pa rin siyang matuwid sa harapan ng Diyos. Let us come to Him this morning. Let us open our hearts to Him. And let God speak to your heart this morning. Lalo na po yung mga kasama po natin sa live streaming. Ano man ang iyong ginagawa, hinto mo muna yan. Ano man ang iyong kinalalagyan ngayon, kausapin mo ang Diyos. At siya'y mangungusap sa iyo upang maunawaan mo ano ang gagawin mo. Paano ka makakalabas dyan sa box na yan ng kalungkutan, ng kadiliman? Paano ka makakalabas dyan sa box na napakalimitado ng perspective? Kailangan mong lumabas at tumayo doon sa labas ng box para makita mo yung malawak na view na pinakikita sa iyo ng Diyos. May gagawin ka, kapatid. May pinagagawa sa iyo ang Diyos.
ang iyong gagawin ay sasabihin mo, susunod ako, Panginoon. Susunod ako, Panginoon. Hallelujah. Yes, O God, let us worship the Lord. Sa puso po natin ang awit ito. Lord, I need to honor
worship the Lord right now. Bless the Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Only the instrument will worship the Lord. Yes, oh God. Yes, Lord. Kausapin mo ang Diyos, kapatid. Magulang. Nangungusap siya sa iyo ngayong umaga. Lumabas ka sa box mo. Ano nasa puso mo ngayon? Alam ng Diyos kung ano nasa puso mo. Just worship the Lord. Just praise Him. Kausapin mo siya ngayong umaga. Hallelujah. Awit ng pagsamba. Awit ng pagpupuri sa Panginoon. Oh, hallelujah. Yes, Lord. Yes, oh God. Yes, oh God. Worship the Lord. Hallelujah. Yes, the Lord. Pura bahia rabashanda. Hallelujah. Feel the Lord. Feel the presence of the Lord. Feel the presence of the Lord. Palalayain ka niya. Lumabas ka sa box mo ngayon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Puria bahia rabahia rabahai. Ia rabahai, ia rabahai, ia rabahai. God will set you free. God will set you free. Hallelujah. Ia baba bashanda raya bakai. Ora masarya mabo sakarya bahaya ka. Ia baba katya mabo sakara raya baba bahaya. Hayaan niyo pong kausapin kayo ng Panginoon ngayong umaga. God, give us an example, the life of the Good Samaritan. Even his life ay kaya niyang ibigay sa taong hindi niya kilala. Ang kanyang kabutihang loob ay pinamalas niya sapagkat mahal niya ang Panginoon. Mahal niya kanyang kapwa. And even Joseph, give us an example for us. Ayaw ng Diyos na manatili ka doon sa kalungkutan, sa pag-iisa, sa kahirapan, sa karamdaman. Lumabas ka dyan, kapatid. Sasamahan ka ng Diyos sa paglalakbay ng iyong buhay. At ngayon, nag-uumpisa ang pagbubukas ng ating gobyerno. Ito yung pagkakataon mo na mag-testify, na mangaral, na humayo at ipakita ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Pinili ni Joseph na hindi siya maghigante bagkos ay yakapin ang kanyang mga kapatid sapagkat yan ang nilayo ng Diyos. Kapatid, alam mo ba na ikaw ang gagamitin ng Diyos sa panahon ng kahirapan, sa panahon ng tagutom? Ibigay ng Diyos, ibinigay sa iyo ng Diyos ang kayamanang ito sapagkat ikaw ang gagamitin ng Diyos para sa iyong kapatid. Yakapin mo ito, hawakan mo ito sapagkat ito ang plano ng Diyos sa iyo. Huwag mong tanggihan ng Diyos sa ipinagagawa niya sa iyo, sapagkat kung hindi mo ito gagawin, hindi ka magiging masaya. Magiging masaya ka lamang kung tutugon ka sa tawag ng Diyos sa buhay mo. If you will obey, if you will listen unto the word of the Lord, and God will fulfill His part and His promises to you. Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Let us worship the Lord. Lift your hands to the Lord this morning. Lift your hands to the Lord. Bago po tayo magpakbaka sa panalangin. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat.
salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. Salamat sa iyong mga pangako. Salamat sa iyong katapatan. Salamat sa iyong mga kalob. Salamat po sa aming pamahalaan. Salamat po sa aming bansa. Salamat po sa pipiliin mong leader. Salamat po sa mga kapatid namin na narito. Salamat po sa kalakasan. Hallelujah. Oh, hallelujah. Thank you, Lord God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Gawa ng Diyos sa buhay mo, hindi ka magtatanong. Sapagkat sasabihin mo, Lord, let your will be done in my life. Sapagkat tutuparin mo ang pangako mo sa iyong mga anak. Salamat po, Panginoon. Shall we lift our heads together? May the presence of the Lord, may the protection of the Lord, may the strength, may the grace and the love of God be in your life to preach and to testify in all the world. May the Holy Spirit seal the word of God in your heart. And not be sin, and no more sin, but live holy, faithfully, unto the presence of God. Salamat po, Panginoon. Ingatan mo po ang bawat isa. Pagpalain mo po ang aming second part. Pagpalain mo po, Panginoon, ang aming mga kapatid sa lugar na ito at sa nakapaligid sa lugar na ito. Bless them, O God. Let the presence and the glory of the Lord shine to every one of us. In the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ, everybody say Amen.